Mga pare ko, simple lang po yung video natin for today at aalamin po natin kung pwede pa pong i-vulcanize o patapalan yung ganitong klaseng interior, yung may tire sealant sa loob. Ito, hindi na po kinaya ng tire sealant dahil ang laki na po ng kanyang butas. So, nangihinayang naman po ako kung itatapong ko dahil parang bago pa po to at naipit lamang po to. Kaya po, nabutas ng malaki. So, ang gagawin po natin is itatry po natin dalhin sa vulcanizing shop to at susubukan po natin siyang ipavulcanize. Po, kahit anong gawin natin, ay hindi po natin mapapalabas yung tire sealant dito sa ating interior at hindi po siya kakasya rito sa ating pito dahil babara po yung kanyang mga beads. So, wala po tayong magagawa kundi pavulcanize po siya nang nasa loob pa po yung tire sealant. O tara mga pare ko, let's go! A few moments later. Ito na po yung ating interior kanina na may tire sealant pa po sa loob. Ito, pakinggan nyo. Ayun, may umaalog na tubig. At ito po ay ating pinavulcanize. At inalam natin kung ito pa po ba ay napapavulcanize yung may tire sealant po sa loob. At ang sagot po natin dyan ay revealed. Yes, mga pare ko, positive. Na kahit na po ito ay may tire sealant sa loob, ay pwede po itong ipavulcanize at tapalan yung kanyang butas. Actually, wala nga kahirap-hirap yung nagbubulcanize dito at ang ginagawa niya lamang ay yung normal na ginagawa ng pagbubulcanize ng walang tire sealant. Pong reason kung bakit po tayo gumawa ng ganitong video upang ma-aware po tayo at maiwasan po natin yung mga vulcanizing shop na mapagsamantala. So alam niyo na po yung ibig kong sabihin dyan. Tulad po nitong ating example na nabutasan po tayo ng ating interior na may tire sealant at malaki nga po yung butas niya at hindi na po kayang tapalan ng tire sealant. Then ito po yung ating pangalawang sitwasyon. Once na nabutas po itong ating exterior at nakakabit pa po ito sa ating kulong o exterior ay hindi po ito sisingaw basta may tire sealant. Pero pag tinanggal nyo na po ito sa inyong bulong o exterior, ito po ay sisingaw kahit na po ito ay may tire sealant. Kasi yung butas niyang maliit, pag wala na po ito sa exterior, ito po ay mag-i-expand at lalaki po yung butas. Kaya po siya sisingaw. Kaya kung gusto nyo po gamitin itong exterior nyo dahil nangihinayang po kayo at nangihinayang po kayo sa tire sealant, ay do suggest po na pavulcanize nyo po yung mga butas niya para kayo po ay worry free at para hindi po nagtututuloy yung mga tire sealant habang ibinabalik nyo po ito sa inyong gulong. Ngayon, balikan na po natin yung vulcanizing shop na mapanglamang pero hindi naman po lahat, may mga ilanginan lamang po. Malas lang po natin kung matatapatan natin to. At ganito na po yung magiging senaryo. At nabutas nga po itong ating gulong. Ito na, tinulak-tulak na po natin at nakarating na po tayo sa isang vulcanizing shop. Nung ibubulcanize siya na ay nakaisip ng pagkakakitaan itong magbubulcanize kasi nakita niya may tire sealant na nakapaligid sa may butas. So alam niya may tire sealant ang loob at ang sasabihin niya sa inyo ay boss, hindi na po kaya yung ibulcanize dahil meron po yung tire sealant sa loob. Tanong ko sa kanya kung ano ang gagawin. Kung mapapansin nyo, kalimitan ng mga vulcanizing shop ay may mga spare parts na katabi. Ayan o. At shop yan, di ba? So, kalimitan dyan, may vulcanizing din ay natapal ka doon. Ganito po ang inyong gagawin. Mamili po kayo ng bagong interior. So, 120 po yon. And then, bibili din po kayo ng tire sealant. At maglagay na po kayo. So, 120 ulit. So, 240 na. And then, kakalasin po natin itong inyong gulong dahil hindi po natin makakabit itong bagong interior pag hindi po natin kinalas yan. So, magkano yun? 50 pesos po yun. Sa makatawid, mga pare ko, lumalabas na 290 pesos po ang inyong magagastos sa isang butas lang po itong ating gulong. Masakit pa rito, yung 10 piso mong sukli ay hingin pa at gawin na lang daw tip. Kaya sarado 300 ang inyong babayaran. Kaya mga pare ko, yan po yung ating pinumpunto. Sa halip na 40 pesos lang po ang inyong babayaran sa pagbubulcanize, ay aabot po kayo ng 300. Kung hindi nyo naman po lalagyan ng tire sealant, ay aabot po kayo ng almost 200. So yan po yung iniiwasan natin at gumawa po tayo ng bidyong tulad nito na pwede pa pong i-vulcanize yung may butas na interior na may tire sealant. Kaya payo ko po sa inyo, maging alisto sa mga mandoloko.